excellent pa rin bang may tuturing ang COVID na response ng Pilipinas kung ikukumpara po sa mga kapwa nating ASEAN members states tulad po ng Thailand at Vietnam na mababa ang number ng COVID-19 cases at deaths kumpara daw po sa atin at bakit daw po? Well, until sumipa po mga kaso natin, we were really doing a very good job, an excellent job. Ay, napansin nyo naman talaga itong pagtaas, kailan lang po nangyari talaga ito, mga nakalipas na araw. No? At ayaw ko nga po sisihin, ayaw kong sabihin na nagpapabaya mga Pilipino, meron po talagang kinalaman itong mga bagong variants na lumalabas. Kaya nga po siguro ang leksyon para sa lahat at ito na rin po isang dahilan kung bakit nagpapatuloy tayo ng ating broadcast despite testing positive is to tell people na talagang mas nakakahawa na ngayon itong COVID, mas dapat magpainting ng mask, hugas, iwas, at doon sa mga medical frontliners natin na po pwede na magpabakuna, na po magpabakuna na kayo dahil ako nung araw na yun sa PGH, gustong gusto ko na, hindi naman po pwede. Siguro po kung naturukan ako, hindi po ako positibo ngayon. Kasabay po ng naitalang 5,000 bagong kaso ng COVID-19 kahapon at isang taong anibersaryo ngayon mula nang ideklara po yung lockdown sa bansa dahil po sa pandemic. Nag-trending sa Twitter ang hashtag Duterte Palpak. Ano ang masasabi ng palasyo kaugnay nito? Tignan po natin ang datos. Napababa po talaga natin ang kaso. At itong buwan ng Marso lang sumipa muli. At bagamat paulit-ulit po sinasabi na hindi po ako eksperto, hindi po ako dalubhasa, hindi ako scientist, hindi ako doktor, tingin ko naman yung kumpirmasyon na nasa Pilipinas na yung mga bagong variants at itong mga bagong variants na may nakakahawa, eh ito ay isa sa mga dahilan ng surge. Hindi po dahil palpak ang gobyerno. Dahil kung titingnan niyo po ang ating case fatality rate, mababa pa rin po at nasa laylayan po tayo ng buong mundo sa mga numero na namamatay. Bagamat nakikiramay din po tayo sa mga namatayan.